Sabi dito mga kababayan sa balita, DepEd asked COA to check laptop deal for fraud. What? Buti naman mga kababayan, naisipan dito ni Inday Sara, yung ating Vice President and DepEd Secretary. Ito po yung mga ano, mga laptop na amounting to 2.4 billion pala no, pesos. Pero yung dineliver na mga laptops, mga kababayan, sa mga teachers, may na yung takbo. Sabi ko sa inyo, overpriced, pero may na yung takbo. Ito ngayon yung latest na balita. The Department of Education has requested COA to conduct fraud check. Fraud check mismo. Kung may pangdadaya na nangyari on the purchase of laptops, kung may corruption meant for teachers made by the Procurement Service of the Department of Budget and Management, PSDBM. Laging nasasabi dito pong PSDBM. At sabi dito sa balita, humihingi pala sila ng 3%. What? Bakit sila hihingi pa ng 3%? Wala ba silang, di ba sila nagsisweldo sa gobyerno mga kababayan? Kasi kumakat pa sila mga kababayan ng 3% doon sa amount. The DepEd Chief of Staff and Undersecretary Epimaco Densing III said, Vice President Sara Duterte gave the go signal to request for fraud audit. COA has flagged the purchase saying the laptops were overpriced. Overpriced pero outdated. What? Yung mga luma na, mga kababayan, yung diniliber, siguradong may kumita po dito. Ala nga naman, lagi man po pag nag-purchase ang gobyerno, may kumikita. Hindi papayag hanggat hindi maulingan. SOP nga po yung tawag nila, SOP. Standard Operating Procedure. Imagine that. Na-institutionalize mga kababayan yung korupsyon. Naging standard na siya. During a press briefing on Monday, Densing said DepEd will withhold comment on whether the procurement process was anomalous until the results of the investigation are released. Tama din, para objective siya. Hindi ma-prejudge. He said the 2.4 billion pesos used to buy the laptops did not come from the DepEd's regular budget but was funded by the Bayanihan to Recover as One Act. What? Sabi ko sa inyo, ang daming nag-take advantage po doon sa kwarta ng Bayanihan. Bayanihan, bayanihan na tawag dito to recover as one act dahil sa pandemonyo, ang daming nag-take advantage doon, daming kumita po kasi mabilisan yung pag-release po, priority siya eh. Mabilis din yung kumita mga kababayan, yung mga crocodiles. We were very specific on the specifications of the laptops. So itong mga areas na ito ang gusto naming iklaro, gusto naming tingnan. Ayaw naming maghusga muna ngayon dahil maski sa presyo ng ating mga binibili, nag-iiba siya. Yan from time to time based on the demands. He said the previous DepEd administration decided to acquire
the laptops through the PSDBM to speed up the process and beat the deadline set by the law. Sa kakamadali nila, naging madali din po mga kababayan yung delivery, yun pala outdated na. Overpriced, outdated. Di wow. The PSDBM was paid 3% of the purchase total. What? Bakit babayaran sila ng 3%? Yun ang question eh. Gobyerno ka, PSDBM. Tapos, you are tasked to purchase laptops. Then, kakat ka ng 3%, charge ka ng 3% of the total purchases. Ano yun? Saan mapupunta yung 3% doon sa mga tao na naatasa na mag-purchase? Di ba sila sumusweldo? Sumusweldo na sa gobyerno, sa PSDBM mismo. Ano sila, mga privado ba sila? Na contractor lang? Ano yung status nila? Ba't kailangan sila mag-charge ng 3%? Yun ang isa pang question dun eh. So, Densing said, it was expected that it has the necessary documentation and paperwork for the procurement. Sabi ko sa inyo, ang gobyerno po, hindi na serbisyo yung ginagawa. Naging mga negosyante na po, yung mga nasa loob na, lalo na yung mga opisyal. Kung negosyo po yung sana ninyo, yung inclination ninyo is to yung magpayaman, huwag kayo sa gobyerno. Sa gobyerno po kasi, sakripisyo ang nandyan dapat. Kung mayaman ka na, hindi mo na kailangan magpayaman na magpayaman pa, gusto mong i-contribute yung time mo sa gobyerno maglingkod, pumasok ka. Magsakripisyo ka para sa bayan kasi mahal mo yung iyong bansa, yung iyong bayan. Pero kung ang intention mo, pumasok ko sa gobyerno para magnegosyo, magpayaman, yun ang mali po doon. Yun ang ngayon ang mentality ng mga pumapasok sa gobyerno, kaya nakakalungkot po. Huwag kayo, sa privado po kayo kung gusto ninyo magpayaman, sa privado kayo. Magnegosyo kayo, di okay. Maging multi-billionaire kayo, sino naman ang mag-question sa inyo dyan? Ipinagpagura ninyo. Pero kung galing sa ganitong mga transaksyon, di ba nakakalungkot at nakakainit ng ulo po ang ganitong mga sistema? Nasasakripisyo yung serbisyo, trabaho ng ating mga teachers. Di ba? Yung mga teachers natin, overwork na nga. Ang daming trabaho. Ito'y kagaanan sa kanila, yung laptop. Laking tulong sa kanila. Pagkatapos, pag inopen mo, hindi man, ano to? Bakit ito ganito? Ayun. Outdated na pala. Outdated, overpriced. There's an assumption of regularity on the part of PSDBM that all processes of procurement have been passed through and complied with. Kami sa DepEd, nasa labas kami para lang masiguro na mamimit nila ang deadline. A number of DepEd personnel were assigned to the PSDBM Technical Working Group, kita ninyo, to ensure that whatever the requirements are, were also complied with. Ganun naman pala, katulong pa yung DepEd pagkatapos mag-charge yung PSDBM ng 3%. Ano yun?
The DepEd officials have said the department was coordinating directly with the PSDBN to collect and review pertinent documents related to laptop to the laptop procurement. Den Singh also said the DepEd Executive Committee will make procurements for the department from now on. O, wag na po kayong pupunta pa sa PSDBM kasi masyado nang popular yung PSDBM pagdating sa overprice. Tapos outdated pala yung sinupply mga kababayan na mga laptops. Doon pa lang po, red flag na. Di ba? Yun pa lang na outdated yung sinupply mo. Talagang laking problema po. Kahit hindi natin ano isipin, talagang papasok sa isip mo na corruption ito ah. Kahit ayaw nating sabihin, yun ang maiisip mo. May nangurakot dito sigurado. Yeah, tama yun. Fraud audit, mga kababayan, yung in-order ni Inday Sara para dito po sa purchase ng laptop. Ayan man lang po, mga kababayan. Sana maging maayos ang lahat at may managot. Baka lang gusto ninyo po itong itry. Firmax Firming and Lefting Green. Pinapahid sa mga pulses and affected area. Maayos po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, anti-aging automax sa mukha, pinapahid. Twice a day, you will look 10 years younger than your age. Yung mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Hindi man siya gamot, Ningxia Red Mixed Fruit Drink. Food supplement po siya, kaya lang gawa siya mga kababayan sa goji berry. Ang goji berry may anti-cancer properties. O, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang po kayo sa aming messenger para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.